Live po tayo ngayon dito sa Philippine Arena. Ito, inaayos ko pa yung aking video upang mapanood po nyo ng maayos. Kasi kanina medyo nakatayo yung camera sa parang ang hirap manood. Ito po, masarapan ko po ang Philippine Arena. Kung saan po dito po magaganap po ang proclamation rally po ni BBM Sara mamayang alas 5 ng hapon. So umaga pa lang nagtitipon-tipon na dito lahat ng mga supporters at nakikita niyo po ngayon, no? Yan po mga supporters. So siyempre lalabas muna ako, ipapasyal ko muna kayo, at ito ang aking kasama si Edwin. Yan, bumati ka sa kanila. Maganda umaga sa inyo lahat, mga ka-BTS. Mabuhay tayong lahat. Porta natin BBM. Bababa po ko ngayon upang ilibot po kayo dito sa lahat po ng ating sa mga supporters na dumating po dito sa lugar. Kaya eto po, mga namimigay ng t-shirt. Ayan, mga namimigay ng t-shirt po. Ayan, tinapon na yung mga t-shirt. Nakita niyo po, mga supporters. Oy! Nadapa. Nanay, bakit ayo po? Ayan po, namimigay po sila. Habang nag-aagawan po lahat ng mga supporters po ni BBM, sila po ay ito nga, abala sa paghahalag po ng mga damit at t-shirt po ni BBM. Ayan po sila. Ayan, maaga pa lang. Nandito na sila. Yung iba, gabi pa lang, hindi ko na natulog eh. Ayan, mahirap pa makihalo-bilo dito. Baka tayo madaganan. Tulad kanina, na isang alin. Ang dami na kasi meron, kaya pa mamili. Oo. Salamat. Ayaw ko makapagdagawan. Ito pang isa. Para sa anak ko. Ayan. Patuloy ang kanilang pagpapaagaw ng mga t-shirts sa mga supporters ko ni BBM. Live po tayo. Ito po si Jimmy Concepcion. Kami po ay membro ng BTS. Buhat po sa BTS. Basta tayo sama-sama. Nandito po tayo sa Philippine Arena. At nakikita mo ang mga tao na abala-abala sa pakipag-agaw po ng mga t-shirt na pinamahagi po ng isang grupo ng 4 Peace. Ah, 4 Peace. Yan po. Ayos. Ayos.
Hello, bro. Dami. Ayan po, tayo po yung nakaagaw na ng t-shirt. Mamaya titignan natin kung anong nilalaman po itong t-shirt na to. Ayun, maganda itim. Iwanan muna ang sandali ito at ako po ilalapit dito upang alamin ko. Saan-saan po galing ang mga supporters ng DBA? So yan, all over yan, all over mga galing ng south, ng north, no? At sa ating Kabisayaan, no? Especially ang ating mahal na Inday Sara, no? Kahapon lang, galing siya ng ano, ng Kabikulan, at dumaan ng Quezon province, pero nandito na siya sa NCR. At bukas, abangan po natin si Mayor Inday Sara at si Vivian kung saan sila pupunta dito sa NCR. Sa Metro Manila sila. Pero ngayong event, sir, ay kay BBM lang to. Wala na kaya, hindi kasama. Andito po si Mayora. Hindi po pwedeng mawala si Mayora Inday Sara. Kasi ito po yung sinasabi na history, no? Ito yung once in a lifetime event na mangyayari na officially proclaimed, no, as President and Vice President ng Uniteam, no, BBM and Sara lagi magkasama. Ayan. So ano po masasabi mo, sir, sa ating mga kababayan na nanonood ng libo-libo na ating mga viewers? O yun lang masasabi ko, mga kababayan, no, supportahan po natin lahat ng independent vloggers natin. Kasi ito po, yung ating mainstream media, alam naman natin na pagdating sa mainstream media, no, bias na bias. Kaya supportahan natin itong mga vloggers na ito na nandirito, no. Especially Cags TV, yes, at mga sama-sama vloggers, kasama mga independent vloggers. Yes. So tayo po magpapahayag ng katotohanan. Ito yung totoong pangyayari, hindi yung sinasabi nila, no. Mamimigay kami ng tissue, iiyak sila. Yeah. Tissue! Tissue ni, tissue. Tissue. Meri kami tissue, iyakan. Bakit tissue na, sir? Bakit tissue? Tissue, tissue, tissue. Ang gagawin natin, hashtag tissue. Ayan, ang ayaw ng mga kabayan, no? Grabe, umisa na. Ayan, umuulan ng t-shirt dito. Dito po muna tayo sa nagpapaulan ng t-shirt. Sana may nagpaulan ng pera. Ha, yung isa halos sa... Halos nakuha na lahat. Sir, baka pwede isa. Okay, marami po kami pera. Ayan, nakita nyo, nagkakagulo dyan, no? At halos sa... Ito po. Sa kauna-una ang pagkakataon, ngayon lang po mangyayari itong proclamation rally kung sa rally. Kung saan po lahat po ng mga volunteers dito ay mga volunteers dito, mga netizen ay mga voluntaryong nagpunta. Wala pong bayad dito. Wala pong binayaran dito. Wala pong binayaran. Kayo po, sir, tanungin ko lang po kayo. Impatakaisong kami. Kayo po ba yung nagpunta dito? Pusan loob o... Pusan loob. Kasi may bayad po ba? Wala. Kasi mga Marcos and Uyales at Sara. Ano pong masasabi niyo po sa proclamation rally na to? Ay, napakaganda kasi alam ko na matatapos na ang eleksyon ay panalo sila. Ano ba? Ay, ito na po ba yung...
pag-asa natin upang mahango po tayo sa kahirapan. Sa tingin niyo po, ano po ang... Kasi matanda na at alam po na ang istorya ng Marcelo kasi 71 years old na ako. Noong 1969, nasa Manila na ako hanggang nag-Marcelo, ay kailangan nagkakaroon ng problema na yun. Ang mga tao noon, puro palabas sa gobyerno against the government, kaya sila ay nasasaktan. So, sinasabi niyo po ba, pawang walang katotohanan po ang mga nasusulat sa libro na inaaral po ng mga kabataan ngayon? Pero sa ngayon, maaaring ang mga kabataan ngayon ay nagigising na ng lahat na ginagawa na yun ay ang lahat na sinasabi ay hindi totoo. Sige po, manawagan po kayo sa ating mga kababayan. Mga kababayan, Luzon, Visayas, ang Mindanao at ang mga kaibigan ko sa Mindanao, inaanyayaan ko kayo na ibuto ninyo si Marcos at Sara sa pagka-vice presidente at vice president. Yung mga kaibigan ko sa Bohol, sa Nagasi, sa Cebu, sa Camiguin, sa Plaridel, sa Mindanao, ay patuloy ko kayong iimbitahan at pagdating ng eleksyon ay sigurado niya natin na magsama-sama tayo upang manalo ang tambala ng BBM at Sara. So, isa pa pong tanong, bakit niyo po napili si BBM at si Sara? Ano po ang katangian nila na wala sa iba? Alam mo, ang isang napupuri ko kay BBM, kahit na anong bato sa kanila ay hindi siya sumasagot ng nakakasakit sa kapwa. Kasi doon ko na napatunayan na maputi siyang tao. Kasi hindi siya katulad ng iba, salita na salita pero hindi naman totoo. So sabi po ng iba, kaya lang po simikat si BBM dahil po sa mga paninira po ng kalaban. Ako, naniniwala ako na bagkos nilang inilalayo sa tao si Marcos ay lalo namang lumalapit ang mga tao upang patunayan na si BBM ay walang pagkakamali, walang pagkakasala. At saka ang kasalanan ng magulang ay hindi pwedeng ilagay na kasalanan ng anak. Kasi kung ang kanilang ama noon ay sinasabi nila, hindi nga nila nakita eh. Kasi ang kabataan niya, hindi naman nila nakita noong panahon 1970, nang mag-Marcelo noong 1972. Ako'y nasa Maynila na noong panahon yun. Kaya halos lahat ng istorya ay alam ko. Ilan taon na po kayo noong panahon ng Marcelo? Nang mag-Marcelo ay 1972, ako ay 20 years old. So ibig sabihin po, nasaksihan niyo po ang mga nagaganap pong sinasabi nila na mahirap buko daw ang lumabas ng bahay during Marcelo. Kasi nung alinan, kasi ako nasa Quezon City sa Project 8, ay kami ay nakakagala kahit hanggang Manila, saan man kami punta. At ako ay nabigyan ako noong panahon yun at nagmamaliho ko. Nabigyan ako ng curfew bus. Kami ay nakakabiyahe hanggang Batangas sa buong Manila, Laguna, Batangas. Ay nakakabiyahe kami. Wala namang kami problema. At hindi ko naranasan na ako'y nasaktan sa mga sundalo, sa pulis, kasi hindi naman ako against by the government. Noong panahon ko yun, lalabanan siyempre ang gobyerno. Siyempre, ang mga tao ay, ang mga pulis na nga masaktan. Kaya minsan, okay, maraming salamat at ingat mo kayo. Oo, salamat. Ito po si Jimmy Concepcion ng BTS. Basta tayo sama-sama. Nanawagan po sa inyo lahat. Ayan po, andahin po, abala na po mga tao dito. Ayan. Ayan, dito po tayo ngayon na magandang araw po. Pwede po bang ma-interview kayo? Kasi malayo pa lang eh, sabi ko merong isang artista doon sa likod eh, para mapuntahan. Parang kayo ay isang celebrity. Ano po ang masasabi niyo po tungkol dito sa proclamation rally po ni BBM at saka ni Sara? At ano po ang saloobin niyo? Bakit niyo po iboboto si BBM? Saloobin? Unang-una, Ilocano. Sige, ma'am. Ay, ma'am, yung ticket. Yes po. Yeah, ano ko, hanapin mo kayo. Sorry po.
So tuloy po tayo. Yung katanungan ko tungkol po. Yeah, sige. Ilocana ako. Talaga as good BBM solid. Ang nasasabi ko lang naman nito. Wala naman siguro masama kung ibalik namin yung si Marco. Kasi wala naman nakapatunayan na kasalanan niya. Hindi naman pwede yung kasalanan ng tatay, kasalanan ng anak. Tama po. O, di ba? Saka para malaman natin ang pagbabago. Kasakali. Sa tingin niyo po ba? Umunlad natin, umunlad na. Ito na po ba yung panahon upang maiangat po ng ang ating kabuhayan? Oo naman. Kita niyo naman pag nagsalita si Bongbong Marcos. Walang palapalabok pag nagsalita. Direct to the point. BBM. Yamara. Ilocana ako, Ilocoso. Maraming salamat po. Dito muna tayo. Tatayin po tayo dito. Mukhang nagkakatuwaan dito. Ayan o. Ayan. Sir, hindi ko nakunan yun. Baka isa pang showdown yan. Ayan, ito po. Mga samahan po ng mga vlogger po. Mga independent vlogger. Lahat po yan. Mga independent vlogger. Ayan po. Ayan. Ayan. Ito, ang daming vlogger. Ito yung halos gabi pa lang eh, yung iba nandito na, dito na natulog. Habang tayo ay naglilibot dito. Ito po ang Philippine Arena. Ayan po mga supporter ni BBM. Ayan po yan. Hindi po bayaran yung mga yan, mga kusang loob po yan ang tarito. Ayan po ang Philippine Arena. Live po tayo sa Philippine Arena kung saan po mga tao ay abalang-abala sa kanilang hadikain na sinasabi po sa mga vlogger na nag-interview sa kanila. Sari-saring mga tao nandito at iba-ibang lugar ang pinanggalingan, iba lalayo, Laguna, meron pa nga Biskaya. Ayan, pati bata, BBM na rin, ha? Kilala na si BBM. Bakit kilala mo si BBM? Bakit ang kilala mo? Oo, lalapitan lang. Ayan. Mag-sign ka na lang, sign. Yes. Kilala mo si BBM? Yes po. Ano? Yes po. Opo, sabihin mo. Opo na, sige na. Yes po, nakasan mo siya. Ayan. Ultimatum bata, kilala si BBM, sinisigaw pangalan ni BBM. Yan po. Kayo po ang mga magulang. Yes po. Ano pong grupo kayo? Kami sa kwan kami ng Eagle, Philippine Eagle. Philippine Eagle. Sino po ang governor niyo po sa Philippines? Governor Ray Diego ng CLR2. Okay po. Good morning po at nandito po tayo ngayon para makipag kaisa sa ating mga adikain na makatulong sa ating bayan. Sa tingin niyo po ba, ito na po ba yung pagkakataon natin upang mahango sa kahirapan? Sige po. Ang ating pagkakataon, kasi ano tayo masyado na mahaba yung panahon na 30 years na nalugmok ang Pilipinas. Ngayon, babangon lang tayo muli para sa ating pag-angat ng ating bansa. At ang mangyayari lang ito pagka ang Sara Duterte na ang umupo at muli ay magiging maayos ang ating bansa at magkaisa para sa ating bayan. Yeah, sir,
Kayo po ba ay ilang taon nung panahon po ng martial law? Actually, pinanganak ako sa Maybaysia ng 1964 at namagkaroon ng martial law ng 1972. Talagang inabutan ko ang doon ko siya nakalakihan at naging maayos naman. Hanggang sa dumating ang 80s na talaga nakita ko na wala namang naging masamang hanga rin ang pag-ano ng Marcelo. Maayos pa man siya. Maraming pong nagsasabi na napakahirap na po ng buhay nung panahon ng Marcelo. Hindi po totoo yun. Unang-una, ng panahon ng Marcelo ay talagang kami, bilang mga kabataan nung araw, mga panahon na yon, ay nakakalibot naman kami ng maayos at pagkagabi, nandiyan ang mga kapulisan o ang mga militari na talagang napapantayan ng halos ang buong bayan, lalong-lalo na sa lugar ng Maybaysia, na maging konsya, tahimik ng mga panahon na yon. Kasi po, ayon po sa nasusulat sa libro, na pinag-aaralan po ng mga kabataan ngayong generasyon ng mga kabataan. Panahon po ni Marcos, ng martial law, ang mga militar po ay umabuso daw po at marami pong sinasaktan ng mga ordinaryong tao. Walang katotohanan yun. Dahil ang mga nakukulong at mga nasasaktan ng mga panahon na yon ay yung mga gumagawa ng mali at labag sa batas. Tungkol naman doon sa mga pag-aaral sa aming mga kabataan, nagulat na nga lang ako sa panahon ngayon dahil ang binuksan ko ang libro ng mga kabataan ngayon, yung history, Philippine history natin na noon ay nababasa namin sa libro at talaga namang ang Mindanao at Luzon, Visayas ay napakaganda ng mga makikita mo yan sa libro. And then nung panahon na nag-aaral ako dyan sa elementary, ay meron pa kaming subject kami niyan ng Arabic. Nagulat na lang kami. At sa akin na research ngayon, talagang yung mga pinag-aaralan ng libro noon, mga sa elementary tungkol sa history ng sa Philippine history, ay nawala siyang bigla. Nagulat na lang kami talaga. Nagpalitan siya. Since noong 90s na, hindi na namin napansin yan. So sinasabi niyo po, pawang walang katotohanan po ang mga nasusulat sa libro ngayong panahon ng mga... Wala po. Mga ano lang yon. Kumbaga, mga kasinungalingang ano yon. Kasi hindi naman ganun ang aming ang nakalakihan namin na panahon na yan. Mga 70s, 80s, 90s na nagkaroon talaga ng... Ano na, talagang nung pagdating na ng 90s, wala na halos eh. Na nagkaroon na ng hindi magandang... paksa pagka pinuksan mo ang libro ng mga mag-aaral ngayon. Sige po, manawagan po kayo ngayon na ito po, miyembro po ng Philippine Eagle, Grand Fraternal Eagle po. Yes, ako po si Kuya Tolich ng Matangtalas Eagles Club, si under CLR Kuya Ray Diego, governor ng CLR2. Ako po ay nananawagan sa inyo. Ang katotohanan, sa panahon natin ngayon, magkaisa tayo upang makabangon muli ang ating bansa sa lungkot na kahirapan. Kung dumaan ang pandemya, marami tayong magagawa kung tayo ay nagkakaisa. Sige po, maraming salamat po. Ito po si Jimmy Concepcion po ng BTS. Basta tayo sama-sama, nag-uulat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. At mga kaibigan. YouTube. Okay, YouTube po yan? Oo, nasa YouTube. BTS lang, basta tayo sama-sama. Ito. BTS, basta tayo. Basta tayo sama, lagyan basta tayo sama-sama. Ito, may dalawang dalaga rito. At pwede bang magandang araw po? Pwede po bang ma-interview kayo? Ano po kayo? Sa supporter po ba kayo ng BBM? Ano po? Supporter po ba kayo ng BBM? Hindi, supporter po niya ako, pero work po yung pinunta namin dito. Work. Pero pwede ba magtanong? Sige po. Sino po bang napupusuan yung pangulo ng Pilipinas? BBM po. BBM. So, talaga. Bakit napili mo siya? Feeling ko kasi deserving siya maging pangulo. Di naman porket kasi, di ba, ang daming basher ni BBM. Hindi naman porket yung
ano, haka-haka ng mga taong ginawa nung father niya, eh hindi naman gagawin ng anak niya. Oh, kasi kayo yung mga new generation ngayon, kasi mayroong mga nasusulat sa libro na about mga krimen na nangyari nung during martial law. Ito po ba ay pinag-aaralan nyo ngayon o na kikita nyo sa mga bagong libro ngayon? Ano, dati po nung nag-aaral pa ako, eh ngayon po kasi yun ako nag-aaral. Oo. Naririnig ko na din po yun dati. Ano ang mga nababasa mo sa libro noon? Eh, si sir. Sir, wag ko na tanungan sa akin yung ganyan. Hindi yung ganun. Basta ang ano, masasabi ko lang is, ano, hoping ako na sana manalo si Kiki. Bilang president. Yung sana talaga, ano. Marami tayong viewers, pwede ba manawagan ka ngayon sa mga kaibigan? Pinatawag ko po si BBM, gusto ko po siya makausap. Sige, makakarating po. Salamat. Yeah, naglilibot po ito ngayon. Ang dami ng mga supporters dito. Halos siguro mapupuno ang Pilipino Arena. Ito po ang kaunahan ng kasaysayan po na magaganap po dito sa kasaysayan po ng Pilipinas. Ah, may mga kabataan pa dito. Pwede ba tayo magtanong? Ito po sa BTS. Basta tayo sama-sama at itong kakapayin. Itong mga kabataan. Madam, pwede po ba? Oh, kahiya. Ayan. Ayan, ilan taon na po kayo? 18. Kasi sino po ang sinusuportahan niyo? Kaya po si BBM. O, kaya po kayo nandito. Yeah. So bakit po sinusuportahan si BBM? Ano po ang masasabi niyo tungkol sa kanya? Wala, number one na yun, talong-talong. Siya na yun, todo na yun. Hindi ba kayo nasasaktan pag may basher ng mga... Normal lang po yun, yung mga basher na yun, mga inggit ticket sila. Sige po. Talaga, galing ha. So, ano po masasabi niyo po ngayon? Ha? Pwede po manawagan kayo? No, no, kayo. Baka makanaan na naman na kanila. Oo, live po tayo, live. Ano channel? Ano, huwag kayong magsaw-supportan si BBM. Yon. Okay, maraming po salamat sa inyo. Ano ba 'yung dami ko gusto sabihin? Oh, sige. Oh, pwede pa. Wait lang. Kaya million ano? Po ang nanonood dito ngayon, mga supporters po ng BTS, basta tayo sama-sama. BTS? Opo. Huh? Ayan po, nakita BTS, basta tayo. Basta tayo sama-sama. Oo. Hindi po 'to 'yung Korean na ano ah. Basta tayo sama-sama. Ayon. Ito po ang BTS po. Yan. Mga kabataan ito ha. Hello, kami po yung galing sa BBM Youth Movement. Bulacan po. Bulacan chapter. Hello. Ayan. Po. Sana. Nananawagan ako sa mga kapwa kong kabataan dyan. Piliin natin po yung may puso, yung leader na may puso sa bayan at may plano. Walang iba, si BBM lang yun. Tama. BBM. Oy, maraming salamat sa inyo ha. Love you, Paps. Okay, so, tawagin mo na yung boyfriend mo. Oh, ano, Sandro, ko nananood ka man. Hindi ka na dito. Okay, maraming salamat, ha. Ito, kaya, exit. Ay, ano yung maganda. Akay po na-interview kanina po. Ano? Ito po yung mga kasama ninyo. Ito kasama namin. Taga-Infanta Quezon kami at saka dalawang taga rito sa NCR. Magandang araw po. Nanay, ha? Ate, magandang araw po. Bakit gusto niyo po si BBM? Mamaya na magpapaganda muna ako. Ah, okay. Sige po. Kailangan kumpleto po, ha? Bakit gusto mo daw si BBM? Oh, ito na lang. Tapos na. Ikaw, ma'am. Ay, sasabihin mo lang naman yung galing sa iyong puso. At kailangan nga yung nagsasalita din magpapakilala pa para tama, oh, para mga kaibigan mo. Katulad ng mga anak ko sa ibang bansa, ay di ibubuto nila BBM. Ayan, mga karating po yan. Marami po tayo mga kababayan doon na OFW. Kami po ay membro din po ng Partido Federal ng Pilipinas. Kung saan po sinusuportahan po ang mga OFW na... Kasi, saka yung pamangkin ko sa Abu Dhabi, sabi sa akin ay, Tiyo, ay sino ibuboto mo? BBM ako, sabi ko. Kasi nung magkaraban sa Infanta Quezon, yung Reyna, Metro Reyna, ay...
mahaba-haba rin naman rin tao na yung panahon ngayon. Ay nagpapasalamat ako noon at sabi ko nga first time na ang Impanta Quezon at Real Impanta General Nacar ay nagkaroon ng caravan na ganoong karami. First time na nangyari yun sa buong Pilipinas. Kaya, ko sa buong Pilipinas. Kaya istorya po ng Pilipinas. Sigurado na ako mananalo si BBM. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat. Lilipat po tayo. Dito po tayo din sa mga nakapula. At medyo ito'y naghahanda na sila. Live po tayo ha. Ito, mga nakaread. Yan. Hello! Papasyal ko po kayo. Yun! Ang galing! Yun! Ang saya-saya! Saya-saya! Thank you sa oras nga! Ikot kayo! Opo, God bless sa akin lahat! Sila ang... We are the live mga Facebook from Bacau! Yes! Yes, sorry, Marcos. Teote. Tanong mo, tanong. Ulit ang mga solid na BBM Sara Warriors Worldwide. Uy, ito, ito, meron na. O yan, ito, showdown, showdown, showdown. Showdown, showdown, showdown. Ang lahat tungo sa pagulat at ating itangat bagong lipunan. Oh, dito tayo sa mga senior. Ah, nagkakasayahan dito ah, talaga mga supporters ni BBM eh, napaka ikanga eh, matyaga sa pagsusuporta. Lahat. Ayan o. Yeah, solid gold from Cavite. Ay, nagigil sa mga cellphone noon. Oh, ayan. Yan. Lakad muna tayo. Dito tayo sa ano? Ito kung saan na maraming marami langgam ay may matamis. Ito po. Ayan, ayan po ang matamis. Si Nanay, si Lola. Ay magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat sa kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong piliin ang Diyos ang samo ko. Alam kong piliin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa kanya'y maglilingkod. Alam kong ringin ang Diyos at sa mga ko. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live my whole life, shall the Lord and through the right. I know the Lord will make a way for me.
birinin ang Diyos ang sampung. Alam kong birinin ang Diyos ang sampung. Kung ako'y magtatapat sa kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ang Diyos ang sama ko. Bibigyan ko the Lord will make a way for me. Wow! The Lord will make a way for me. It will end my whole life. Yonder all and through the right, I know the Lord will make a way for me. Alam kong din ang Diyos ang sama ko. Ang bayan ko. Bagong lipunan po, bagong lipunan. Nanay, bakit kayo naiyak? Bagong lipunan. Bagong lipunan. Tubig, tubig, tubig. Tubig, tubig. Unang buhay, bagong bansa, sa bagong lipunan, magbago ang lahat, tungo sa pag-ulan, at ating itangat, bagong lipunan. Salamat po sa inyo. Thank you, boy. M. So habang nabubuhay ba tatay, hindi niya iwanan sa magandang isa. Pagdating sa politiko, alam ko na kung nagpumulitik ka lang o hindi, nagpumulitik ka. Kaya kung maaari, kalimutan na yung politika. Magtrabaho na lang na magtrabaho. Para sa ikauulan natin lahat. Ito channel. Pumulitik ka. Noong araw, yung lahat ng mga congressman, senador, mayor, gobernador, nagkakaroon ng project, katapos ano nila, 'di ba? May porsyento sila mga 30%, depende sa laki ng trabaho. Kaya ngayon, mabuti nga ngayon, talagang mabuti na nang inupuan ni Presidente Duterte. Kinontrol na niya lahat. Na kalimutan na 'yung mga mahilig magkuha ng gawa ng pera. Na hindi ura. Oo. Oh. Yun ang ano nangyayari noon. Kaya mabuti nga ngayon eh. Nakita mo yung takbo ng politika natin ngayon. Hindi na pinagsunod-sunod. Kanya-kanyang lugar na lang kung sino ang ano. Kung marami kang tao, ay sigurado ka na. Pero yung iba, ay ba ko kung anong gagawin dun. May diesel dyan, nakakuha ka ng diesel. Tingnan mo yung anong mensahe niyo po dun sa incoming President Bongbong Marcos. Sabihin niyo na po. Ay, ano sasabi ko, tuloy ang ano natin, ang ating
kaunlaran. Wala na yung maraming wana, salita, basta gawa, gawa, gawa. Katulad ng ginagawa ngayon ni Presidente Duterte. Gawa, hindi na sinasabing ako sikat, hindi. Kailangan gawa tayo para sa bayan. Kung manalo po kaya siya tatay sa dami po ng ginawang panglilibak at pagbibintang sa kanya doon sa mga tao nanira po sa kanya, sa tingin niyo po ba ay babalikan ni Bongbong Marcos yun para gantihan? Alagay ko hindi, kasi iba yun. Mabait yan si Bongbong Marcos kahit na yung maliit pa yan, kasi magalang sa magulang yan eh. Magalang sobra. Magkaisa na lang po. Oo, yun nga, magkaisa tayo sa kabutihan sa ating bayan. Mabuhay! Oh, nanay, ano po masasabi niyo po kay BBM, ang ating magiging presidente po ng Pilipinas? Ito po ay ika nga, parang nakapanindik balahibo ngayon sa kasaysayan po ng Pilipinas ay ngayon lang mangyayari yata ito. Pwede po bang malaman na nyo sa loobin at bakit po nyo iboboto si BBM? Dahil nagsisimula noong isa kami ng 2014, nakita namin na kasama namin si BBM na talagang sinasabi niya sa amin na magsama-sama kami at gagawa kami ng kabutihan, hindi yung mga ginagawa ng iba. Kaya ang sabi nga, mag-move on na yung nakaraan araw, tiwanan na. Kaya ang sabi nila din sa amin na magsama-sama tungo sa kaunlad ng bayan. Pero sabi na yun po, dapat balikan natin yung nung araw. Balik yung panahon nung araw dahil maluwag din po nung araw at walang naghihirap. Ano po ang masasabi niyo po tungkol po sa panahon na yun? Sa panahon ngayon, kagaya nitong administrasyon natin si Duterte, tahimik, yung lahat ng problema nung araw na hindi nila nagawa, nagawa. Ngayon, yung hindi nagawa ni Presidente Duterte at saka si Ma'am Sara at saka si BBM ang magpatuloy ng kanilang gawain na hindi natapos. Kaya sa ngayon, maganda po ang mga gawain ngayon. Kumbaga, unti-unti nang nasosolve ang problema ng ating bayan sa buong Pilipinas. Dahil itong susunod na presidente at saka BC, sila ang magpapatuloy at sana yung lahat ng mga kaliwaan na yung gumagawa ng hindi maganda, sana wala na yun. At gusto ni President at si Ma'am Sara, yan ang sinasabi niya sa mga tao na magsama-sama, magtrabaho tayo ng sama-sama. Yung magkasundo-sundo sa lahat. Ano yung masasabi niyo po doon sa mga nagbabas kay BBM na naninira sa kanya? Ay, nako, masyadong napaka-ano ng matao. Makuha lang nila ang ano ng mga tao, kung ano-ano sasabihin nila. O yung simpatiya ng matao, makuha lang nila ang gusto nila. Sisiraan nila si BBM. Ay, kahit ano naman sabihin nila, sanay na ang mga tao sa kanila. Na si BBM na talaga ang gusto ng mga tao, kahit saan buong mundo, kahit sa ibang lugar, sa ibang bansa, BBM talaga. Dahil alam na nila na si BBM at si Ma'am Sara ay gagawa talaga ng mabuti. Sige
po, nanay, manawagan po kayo sa ating mga kababayan na himugin sila. Sana po magkaisa na po tayo. Gumawa tayo ng mabuti. Huwag yun tayong siraan sa kapwa. Dahil darating na ang ating presidente at saka vice presidente na sila talaga ang magbibigay na yung magbigay sila ng kabutihan at aral sa atin. At yun sinasabi ni Ma'am Sara at saka si BBM, tama po yun. Lahat po ng yung mga problema natin dito sa Pilipinas, kagaya ng magsasaka, mangingisda, gagawin daw nila yan. Pantay-pantay daw po yan. Yan po. Kaya huwag tayo makinig doon sa mga taong naninira dahil hanggang doon lang naman yung gawa nila. Dahil alam nila mananalo na si BBM at saka si Sara. Sila yun ang naninira kay BBM. Kahit alam nila pili na namin si BBM. Kaya kailangan lahat tayo. Para isulong natin ang BBM. Uy, makuha nila. Salamat po na. Salamat po. Ayaw po. Ito po, tayo muna kay nanay, kumusta po kayo? Kayo po, kahit may sakit, nagpunta pa rin dito. Yes, nag-effort talaga ako. Nag-effort ako, no matter what. Just so talagang, for the first time, for BBM. Ano po ang nararamdaman niyo po ngayon? Sa overwhelming, masaya. Kahit po may nararamdaman kayo, yes, okay lang po. Yes, baliwala. Ano po ang nararamdaman niyo rin? Masaya kami. Pagka may mga nagpapas kay BBM, naninira, ano po masasabi niyo po? Maninira. Ayunte, kasi sila lahat ang naninira. Desperado na sila. Kasi BBM, overwhelming. Yes. Landslide. Yes. Ibalik yun. Landslide na yan. Ito po ngayon ay makapagtayo ng balahibo, di ba? Ang mangyayari, yes, po sa kasaysayan ng Pilipinas, kaunaan ang pagkakataon po dito po sa Philippine Arena, karinilang proclamation rally. Yes. So ano po ang masasabi ninyo? Bakit po nyo binoto po ba ibaboto si BBM? Ano, yes, ano because I'm a loyalist ever since loyalist, no matter what, ups and downs. Oo. Meron ganito, hen, walang ganituhin, okay lang. Kasi portado kami rin. Oo. Ilan taon po kayo nung panahon po ng martial law? Martial law is I'm in first year college. Ano po ang masasabi nyo nung panahon ng martial law? Martial law? Parang ano naman yun eh, kasi wala naman ako nakita na bang, wala. Wala ko nakita ganun. Bakit po sinasabi nila, maraang mga militar daw po, ang mga PCI nananakit po ng mga... Wala ko nakita ganun. Wala. Promise, wala ko nakita ganun. Wala. So, totoo po ba na kahit anong oras sa panahon ng martial law ay pag lumabas ka ng bahay, Danapin ka? Kampanteng-kampante ka na maglakad. Ano po yung kabuhay nyo ng panahon ng martial law? Wow, maganda kasi ang kay Marcos noon, kay Presidente Marcos, is ang galonggong 20 centavos a kilo. The rice, ang pinakamasap, 150 per ganta. Ano po yung yun? Pero salop. Oh. Ganta, salop. Magkano po ang dolyaris nun? Palit ng dolyaris? Nasa mga 40 na natin, 40. Eh, nung pong panahon ng martial law, magkano po ang dolyar? Ganun din. Hindi, magkano po? Piso, ang $1, magkano ang palit nun? $1, wala ko maalala. Basta yan ang narinig ko noon, yung mga dollar nila. 48, 49. Ngayon po yun, ngayon po. Ngayon? Oho. Hindi ko alam na, mga 50s na siguro, 52. Ngayon, obe piso. Sabi nila kasi may narinig po noon ng dollar po noon,
1:1. I don't think, wala ko naalala. So, nung panahon ng martial law, kayo po ba ay wala nga nakikitang masama sa ginagawa? Wala, wala nga, sabi ko siya, walang wala. Bakit sabi nila po ay mga lahat ng gulo, ano na nangyayari nun ay dahil sa mga Marcos? Oo, hindi. Hindi ako naniniwala. Kasi never si Marcos is nag-attempt na mag-civil war ang Pilipinas. Doon ako bumilib sa kanya. Iniwasan niya yun. So ngayon di kahit po... Di ba si General Bear ang ano noon? Ang pinakano niya? Hindi. Hininto ni... Huwag galawin. Huwag mag-galawin. Kasi mahirap na eh. Kasi civil war yun. Kung ganun. Mahirap yun. Binalak na lang niya. Inilabas siya ng Pilipinas sa Paway. Sa halip na... So ibig sabihin po kahit nahirap po ang condition ng katawan ninyo ay talagang pinilit yung makarating po dito para suportahan po ang ating minamahal na Pangulo. Talaga nag-effort talaga ako. Okay lang po sa inyo. Ha? Okay lang po sa inyo. Okay lang. Okay. I'm okay. You're okay. So maraming salamat po. Pwede po bang manawagan tayo sa ating mga kapwa Pilipino? Okay. Join us together. As one, walang ups and down, walang mayaman ka, mayaman ka. Ano lahat, reconcile na lahat, reconciliation. Sa sila sa BBM, ang point niya is reconcile the Filipino, all over the Philippines. Ano pong nararamdaman niya kapag po binabas at sinisiraan po si BBM? Wala lang. Dito? Labas dito. Tama. Kasi hindi ko pwede magsipaganuhan eh. Tama. Hindi sa BBM eh. Opo. Oo, kasi tama. Si BBM is ano, yung malumanay, gentle. Mabait. Tama, mabait. Oh. Okay, maraming po salamat, okay nanay, sa inyong oras. Maraming salamat. Ito po, ang BTS po. Pwede tayo sama-sama. Nag-uulat. Thank you po. Ito, tayo muna mag-iikot. At ating mag-ahanap tayo ng medyo may edad at tatanungin natin yung panahon ng Marcelo. Naku, dumadami na ngayon at napukuno na itong napakalaking parking ng Philippine Arena. Ayan, ito po pulang-pula. Ito naman po pulang-pula, BBM. Magandang araw po. Ayan, kayo po ba ay taga-saan po? Tiga Cavite. Lahat ng pinanggalingan niya. Kayo po ba ay volunteer na supporter ni BBM? Volunteer! Ano ba yung ano, nagbabayad na sarili na sa akin? Ano po masasabi niyo tungkol po kay BBM? Po, wala na po kami pwedeng masabi kay BBM. Kami po stick and legit kay BBM. Okay. BBM, pabataan kami tenyo para kay BBM. Hindi, manawagan po kayo. At hatagan nyo ako na kahit na isang case na kaya hindi na namin tatanggapin yun. Salamat po. Kailangan BBM kami. Salamat po. Yan po, mga supporters po ni BBM. Ayan po. Kabataan kami tenyo para kay BBM. Salamat. Bago mga kaibigan, marami salamat sa iyo, sa inyo. Ako muna ay magpapahinga at ito po ang BTS po tayo sama-sama dito po sa Philippine Arena. Kung saan po dito ay sa kaunahan ng pagkakataon ay magaganap po ang isang ikangay napakagandang pangitain sa istorya po ng Pilipinas. Kising na ang mamamayan. Kising na tayo. Ano yung kailan natin? 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 Ano yung kailan natin?
Kaya tumagado na yung develop ng Pilipinas kung pa ilang GTO po, Barato, Galera, Flores, Nunez, iba na nga rin. Kami tayo na lumot na tayo. Ako na naging biktima rin na ba tayo sa People Power, makamulima ako dyan. At hindi pa na yung kapapuhan ng mga. Sumama ka sa aral. Oo, yung People's Power. Ilang taon ka nun, sir? Ah, siguro ako, ako nasa 45 years old na ako, ngayon 62 na ako. Kasi katrabaho ko sa isang hotel sa Makati, kaya doon ako nadadaan. Napasama ko, nagirami-rami. Sir, totoo po ba yun? Kasi may mga nakausap din kami na kasabay po ba ng EDSA na yun? May mga pro-Marcos or mga loyalist din po ba ng EDSA? Meron din, kaya lang kabuti ang palad dyan. Si, Bung, si Marcos naman ay, ayaw niya magkaroon ng blood. Ano, kaya siya ay nagparaya na. Nagparaya na, tapos ha, inutusan niya na yung mga kanyang mga sundado na ayaw niya magkaroon ng magdanak ng dugo. O, kaya nga sa totoo lang, eh, ang story natin, eh, kaya nga si Ramos tsaka si Enrique, bumaliktad siya agad dun eh, araw na yun eh. O, di ba kasama-sama yan? Pero dun, ngayon, inoobserve ako kasi totoo nung nandun din ako. So yung nasusulat po sa mga aklat na nabasa namin, totoo po ba yung mga nakasulat na about sa EDSA? Totoo. Yung mayayaman na rin sa Pilipinas na talaga ayaw magpasakot sa ano. Kasi siyempre, kahit paano, magiging pantay-pantay na sana tayo. Eh wala lang, nainabot na si Apolacay sa People's Power, pero sa totoo lang, sana araw na yung 86, babagsak na sana yung biyaya para sa Pilipinas. Babalik na rito para tayo yung mamuhay na maayos. Eh pero ano nga, People's Power, kaya mabuti lang at mabay si Apolacay talagang ayaw niya yung maglaban ng Pilipino sa Pilipino. Kaya yung People's Fire, andun din ako. Sa linggo ko rin, hindi na ako mapasok sa hotel eh. Kaya katulad ba ako sa Kai Vista Hotel sa Makati, sa Peninsula. O, ano sa ano, siyempre, hindi ka makapasok. Ano yun, sir? Sorry to interrupt. Ano po yun? Kung saan loob niyo po bang sumama doon? Hindi, nadamay ka na lang kasi nabulag tayo. Saka hindi natin lang talaga yung katotohanan kasi pinamunahan niya ng mga pare. Cardinal Chil, kung nabubuhay pa, mga madre, nag-traffic beating. Ayun, natulong din siguro ng mga madre doon. Hindi dumanak ang dugo dahil nabarangid nila yung mga tangke na pumasok doon. Binigyan ng mga bulak, laki mga sundalo, pagkae. Kaya ito nagdanak ang dugo. Eh siyempre, yung kumbaga siya trending na si ano nga, People's Power. Kaya nga kala natin sana, nagkaroon ng tunay na pagbabago. Naging nagkaroon ka ng freedom of democracy. Pero ang nangyari naman, ano nangyari? Naging malaya tayo, ano nangyari? Bumigay tayo na mga dating mga pababang bilin, naging nagtaasan. Yung kadi na, tumaas. Yung meron ko, tumaas. Ay, paano yung sabi, sir, yung pagsama doon? Oo, yun. Eh, iba, maganda sana yung People's Power niya, kalang hindi pala natin nalang bandong huli mag-commit pala dahil ganyan nangyari, wala naman nagbali, tumakas lalo lahat ng bili. Ating kinamit, malugmok. Magkano lang ba utang natin ng panahon kay ni Apolacay, baba lang, ngayon, trillion na. Kaya yun lang ang karanasan ko bilang ako isang singer ko na hindi mo naman apekto ng Martelo ng araw. Aral ka lang, hindi ka naman uwi sa bahay, aral, pag ano, inabot ka ng kapya, doon ka lang sa isang lugar, kung sa kamano. At kapag sinabi, wala ka na makita ng tao sa, bahay, sa kalsadang bata. Kaya yun ang disiplina, yun ang nawala sa ating disiplina. Ito na lang sir, ano na lang yung panawagan mo sa mga kabataan, lalo na sa mga first time voters natin? Eh, hey, mga kabataan, sana tanongin nyo yung mga nalay nyo na kung ano talaga yung tunay na pangyayari. Huwag kayong maniniwala sa mga pinalimbag na libro noon na DepEd na nakasabot ang DepEd, nagpalimbag ng libro tungkol sa pamahalan ni Marcos na naging nagpunan ko ng Marcos. Kaya hindi yun ang katotohanan po yun. Dapat hindi po ganun. Dapat sana sa nginihiling ko lang sa bansang Pilipinas, kung sino yung ating lulukbang, dalangin na rin, tulungan na lang natin.
para tayo magkaroon ng maayos na pamumuhay sa Pilipinas. Okay, nakita niyo naman, oh, buti lang, nag-presidente si Tatay Digong. Ang ganda na ng daan dito, hindi ka na magbula Laguna hanggang dito, hindi na kami ta-traffic. O, oh, mga 45 minutes to 1 hour, nandito na kami. Oh, kaya malaki yung nag-tutong Tatay Digong. Sana mag-agay ko na narilangin ko kay Bongbong na kay Sara. May sundin lang break kung maganda para sa sambayan ng Pilipinas. Personal message tayo kay BBM at kay Vice President. BBM at kay Sara, sana po maging matatag lang kayo. Mga pinupuno sa inyo, mga fake news, huwag kayo maniniwala. Basta tuloy nyo lang yung inyong programa para sa kabubuti ng buong Pilipinas. At ganyan din kay Sara. At ako yung natutuwa kay Sara naman eh. Kahit na tatay niya yung Pangulo, hindi siya nagpasakop, hindi siya nagpadikta na ano, ayun, nag-tandem na siya. Kaya meron tayo sa Mitigre, meron tayo Agila. Agila. Eh, balikan lang po natin nung Marshall Lutay. Kung hindi yun dineclare ni Pangulong Marcos. Ika, ako muna ililipat at curious lang ako dito sa ano, aking nakita bakit kulay orange ang kanilang mga suot na damit instead na pula or green. Pupuntaan ko lang. Ito, nakikita nyo sa aking paglalakad. Ito po yung mga iba supporters. Ito, PDM Sara Group. Ayan, merong ayan. Kasi curious lang ako dito, ah. Gusto ko lang malaman. Ito, kulay orange ang kanilang mga Bilyar. Sir, pwede ba magtanong? Curious lang kasi ako bakit kayo nakakulay orange? Bilyar po. Bilyar, okay. Nandito po aming team. Ayan, sige, bakit po Aliga po. Ayan. Oh, sino po pa pwede ma-interview dyan? Ha? Ito po, grupo. Sa BTS, basta tayo sama-sama. Sino po pwede nga ma-interview? Ito po. Ito po, leader nyo. Ito po, ito lang pong mga magagandang dilag. Ito po, ito po yung manager namin. Oh, sino po ba? Ayaw nyo mga sumikat. Ayan. Ito po, naka-live po ako. Ito po, BTS basta tayo sama-sama. At member din po ng Partido Federal ng Pilipinas. Salamat. Tatanungin ko lang kayo, bakit nyo kayo nandito? Ano po? Bakit po nagustuhan niyo sa BBM? Kayo po ba yung avid supporter ni BBM? Yes po, tsaka ni Mark Villar po. Opo. Ayan, ano po masasabi niyo? Boto niyo po si Mark Villar! Okay, maraming salamat po. Bakit tumalit kayo? Magagandang dilag. Magandang binibini. Sino po yung boboto niyo? Kayo po yung mga botante na ba o hindi pa? Botante po. Alam po, hindi botante to. Parang minordidad lang kayo, ha? Botante po. 27 na po ako. Wala sa mukha. Parang ano lang, 72. Ay, parang ano lang. 72. Parang 18 lang, oh. Okay, maraming salamat. Si Mark, tahimik lang. Pero sumisigaw ang gawa. Para tayo'y guminhawa. Si Mark, masipag yan. Halakang tayo. Mark Villar po, salamat sa lahat ng nakasama ko nagtrabaho at tungo sa magandang kinabukasan. Tayo muna ay magpapalaot at maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. Ito po ang BTS basta tayo sama-sama nag-uulat. Wow, meron din yung gray. Meron din yung biliar. Bong-bong BBM na tayo. Bong-bong BBM na tayo. Si Bong-bong ang ating kailangan sa pag-ulad ng ating
Thank you.
na bibiyan na tayo. Bongbong na bibiyan na tayo. Bongbong na bibiyan na tayo. Bongbong na bibiyan na tayo.